Nagsagawa ng Voice of Youth o pangangaral na pinangungunahan ng mga Adventist youth ang Southern Quezon 3 District sa Barangay Santa Monica, Tagkawayan, Quezon. Doon ay nakasama nila sa paglilingkod at pangangaral ang Southern Asia Pacific Division Youth Ministries Director. Tunghayan ang naging bunga ng kanilang gawain sa balitang hatid ni Jemilu Liobit. Matagumpay na idinaos ang Voice of Youth Expand 2022 mula May 8 to 14 sa Life Hope Center, Barangay Santa Monica, Tagkawayan, Quezon. Gabi-gabing isinagawa ang pagpupulong kung saan dinaluhan ito ng humigit-kumulang 50 katao na nagmula sa Barangay Santa Monica at sa mga kalapit barangay pa nito. Naging tagapagsalita sa gabi-gabing pagpupulong ang Youth Director ng Southern Asia Pacific Division or SSD, Pastor Ron Unibago. To be with the young people here, especially with the Voice of Youth team, is a blessed experience. It's been a blessed experience. And I am happy because I ate with them and also prayed with them. So I'm very happy to be with them. And also seeing souls saved in God's kingdom. This is, I think, and I know, the blessed experience, not only to me, but also to the young people, to those who are members of the Voice of Youth team. Nakasama rin ni Pastor Ron ang Voice of Youth team na binubuo ng mga kabataang Adventista mula sa iba't ibang iglesia ng Southern Quezon 3. Bukod sa programa gabi-gabi ay nagkaroon din ng community service at outreach activities ang VOY team kagaya ng poster clearing activity at house-to-house visitation na nakatulong sa paghikayat sa mga taong dumalo sa gabi-gabing programa. Nakita ko ang epekto ng VOY team na ang mga kabataan ay naging masigla at talagang sila ay na-bless sa mga activity ni Pastor Ron Unibago. At pagkatapos, talagang sila ay nagtalaga para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Itinampok rin sa pagpupulong gabi-gabi ang lektura sa kalusugan na pinangunahan ng dalawang kabataan mula pa rin sa VOY team, Brother Cabby Burse at Sister Katrina Buwangin. Bilang isang health lecturer, napakalaking blessing din na napapag-aralan namin ang mga bagong information na tungkol sa kalusugan bago namin ibahagi sa ibang tao. Malaki ding tulong ang pagkakaroon namin ng oras sa isa't isa ng mga kabataang Adventista upang mapatibay ang aming relasyon sa Panginoon. Sabado ng tanghali, ginanap ang seremonya ng bautismo sa Cabeza Garden Resort, Tagkawayan, Quezon at 14 na tao ang tumanggap sa Panginoon bilang personal nilang tagapagligtas. Bunga pa rin ng Voice of Youth, tatlong care groups ang nabuo at sila ay makakasama ng mga kapatid sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Layunin ng Voice of Youth Expand 2022 na mag-akay sa mga tao sa paanan ng Panginoon. Ngunit bukod pa rito, layunin itong higit ay mahasa at magamit ang mga kabataan sa pagpapakalat ng ebanghelyo sa komunidad. Higit na malaki ang magagawa ng mga kabataan upang maabot ang mga taong nangangailangan ng pabalita ng Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Jemilu Liobit para sa Hope Today and PUC News.